gabi sa ating mga taga-subaybay, unang Miyerkules sa taong 2016. Kaya't muli kami nagbabalik upang isahin papawi ang unang episode ng Deped Hour sa taong ito. Ako po si Cesare Espiritu. At ako naman po si Baby Jane Valderrama, maghahatid sa inyo ng mga kaganapan tungkol sa iba't ibang programa ng Sangay ng Kabanatuan. Sa ating panel discussion ay kapiling po natin ang mga bagong talagang promote sa ating pong sangay, Deped Kabanatuan. Kikilalain po natin silang mabuti at aalamin po natin ang mga problema ang kanila pong napagtagumpayan bago sila na italaga sa kanilang bagong posisyon. Aalamin din natin mula sa ating mga panuwi po ang kanilang mga plano upang lalong paghusayin ang serbisyo publiko ng tanggapang pagsangay. Sa ating teleturuan ay tatanggap natin ang unang module sa asignaturang Ingles para sa Season 6. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Maria Lorraine Serrano ng Tabu Elementary School na tatalakay sa araling The Power of Adverbs. At upang makapiling na natin ang ating mga piling panahonin, tunghayan na natin ang ulo ng mga balita. National Tree Planting Activity ng DepEd sinuportahan ng Campino National High School. Mga delegado sa RSPC sumabak sa intensive training bilang paghahanda. Del Mundo, Fibonacci, wagi sa Mass Demo 2015 sa Science High School. Division Continuous Improvement Program, sisimulan na. Unang EZCOM ng sangay sa taong 2016, ginanap nitong nakaraang Lunes. Bagong taga-Masipang Purok at taga-Masipang Sangay, pinangalanan na. SEPAC team ng Campino Elementary School, umukit ng kasaysayan. Tiket sa Claraa, sinungkit. At sa detalye ng mga balita, bilang pagtalima sa DepEd Memorandum No. 149, Series of 2015, na may pamagat na National Tree Planting Activity na may temang Tayo para sa Edukasyon, Tayo para sa Kalikasan, nakiisa ang Campino National High School sa pamumuno ni Dr. Mary Jane Pascual Santos sa pamamagitan ni Ginang Liberty Repato, Head Teacher 3, sa pakipagtulungan ng mga guro, mga magulang at mga local government units na ginanap sa bakuran ng paaralan noong December 5. Nagsimula ang gawain sa pamamagitan ng pambukas na palatuntunan na pinangunahan ng mga administrador ng paaralan, mga opisyalis ng samahan ng mga magulang at mga guro. Dito ay pinahayag ang layunin ng programa na suportahan ang pagsusumikap ng pamahalaan na labanan ang climate change at ang global warming. Ipinahayag din ang mga lugar na pagtatamnan, klase ng mga punong itatanim at ang iba pang impormasyon na may kinalaman sa gawain. Kabilang sa mga nakilahok sa programa ay ang mga guro at gawain ng paaralan kasama ang mga mag-aaral, mga magulang at mga opisyalis ng barangay. Nanguna sa mga magulang ang mga opisyalis ng Federated Parents and Teachers Association habang ang local government units ay kinabibilangan ng mga opisyalis ng barangay at ng mga barangay tanon. Humigit kumulang sa 107 volunteers ang nakiisa sa gawain sa pagtatanim ng may 88 uri ng puno at halaman na kinabibilangan ng mangga, fishtail, malunggay at dragon fruit. Ang nasabing mga puno ay tinanim sa bakuran ng paaralan upang matiyak na maalagaan ang mga ito lalo na kapag panahon na ng tag-init. Samantala, sa pagtatapos ng gawain, kinilala ang mga kalahok na nagbahagi ng kanilang oras, panahon at iba pang kontribusyon para sa katatagumpayan ng proyekto. Inaasahan na sa pamamagitan ng seryosong pakikibahagi ng iba't ibang paaralan ng sangay sa pakipagtulungan sa DENR at De La Salle University sa ilalim ng proyektong 1 Million Trees and Beyond ay magkakaroon ng katuparan ang mithiin ng pamahalaan na labanan ang climate change at ang global warming.
Sa iba pang mga kaganapan, kaugnay na nilalapit na Regional Schools Press Conference na gaganapin sa 7 hanggang 8 ng Enero, taong nga kasalukuyan, nagsagawa ang division ng kabanatuan ng isang intensive training na nilahukan ng mga delegado na kwalipikado para sa nasabing paligsahan. Kasama sa mahigit 150 lumahok sa pagsanay ay mga campus journalist mula sa Umbrato C. Perez Senior Memorial Science High School na ginanap noong 29 hanggang 30 ng Disyembre ng nakaraang taon sa nasabing paaralan. Ilan sa mga naging tagapagsalita sa pagsanay ay sina Professor Ben Domingo, Dr. Hidor Gaboy, Dr. Joel Gilev, Professor Rian Navarro, katuwang sina Ginoong Alan Valdez at Ginang Mirozon Valdez na humalili sa hindi nakarating na tagapagsanay dahil sa usaping pangkalusugan. Pinangunahan ang nasabing gawain ng taga-Masipansangay sa media at English na si Ginoong Glenn Agustin. Sa kaugnay na pangyayari, patuloy pa rin ang mga pagsasanay at paghahandang ginagawa ng mga manunulat ng Science High School kasama mga grupo ng Collaborative Desktop Publishing sa English at Filipino. Binibigyang gabay ng mga school paper advisors na sinaginang Helen Ricoco, binibining anak Cristel Cuevas at Ginoong Mark Lesnarupino abang manunulat ng Science High School na lalahok sa nalapit na RSPC. Ayon kay Binibining Cuevas, sobrang fruitful ng ginawang training dahil maraming natutunan ng mga batang mamamayan at naniniwala siya na magagamit nila ang mga ito sa RSPC. Ang balitang ito ay mula kay Rina Mariel Guillermo ng Science High School. Mula pa rin sa Science High School, nasungkit ng 10 Del Mundo at 8 Fibonacci ang unang karangalan sa isinagawang mass demo ng Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School nitong nakaraang 16 ng Disyembre 2015. Pinaglabanan ng 7 at 8 baitang ang folk dance at ethnic dance. At para naman sa 9 at 10 baitang ay ang festival dance. Pinangunahan ni Ginang Christine Marianon, guro sa MAPE ng Science High School, ang nasabing programa sa tulong din ng ilan pang mga guro mula sa MAPE Department ng Paaralan. Itinalaga bilang mga nanalo para sa folk dance at ethnic dance ang 8 Fibonacci, 1st place, 8 De Fermat, 2nd place, at 8 Descartes, 3rd place. Wagin naman sa festival dance ang 10 Del Mundo, 1st place, 9 Curie, 2nd place, at 9 Aristotle, 3rd place. Nakatutulong ang programa ito para ma-enhance ang kakayahan ng mga mag-aaral sa iba't ibang tema tuwing magkakaroon ng mass demo. Ito ay wika ni Ginang Marianon. Nagdag pa ni Ginang Fedo Malanta, isa sa guro sa MAPE Department, sa tulong ng mga gawain ng mass demo na ipapakita ang kultura ng mga Pinoy. Ang ulat na ito ay atin sa atin ni DepEd Media Bureau Helen Ricoco ng Science High School. Dumako naman tayo sa mga kaganapan sa tanggapang pansangay. Sisimulan na ng Division Continuous Improvement Team ang kanilang Continuous Improvement Project na nakatuon sa isang proseso sa Division Office bago matapos ang buong ito ng Enero. Ang proyekto na wala pang opisyal na pangalan o tawag sa kasalukuyan, ang una at magsisilbing modelong Continuous Improvement Project at siya rin magiging output ng CIP para sa kanilang 6 na buwang intensive CI training na matatapos sa Hunyo ng kasalukuyang taon. Ang aprobadong CI project ay isa sa 4 na inilungkahi ng CI team kay School Division Superintendent Rod Rajon matapos ang proseso ng pagpili ay na rin sa mga panuntunan sa paggawa ng CI project. Alinsunod pa rin sa Continuous Improvement Methodology, nakaugnay ang CI project sa isa o higit pa key performance indicators ng Division Office na kung maisa sa katuparan ay magpapabisa at magpapabilis para sa serbisyo at iba pang pakikinabangan ng mga stakeholders. Ang Continuous Improvement Methodology ay sinusulong ng Department of Education, katulong ang Australian Agency for International Development, sa ilalim ng programang Basic Education Sector Transformation o BEST. Layo nitong mabisang matugunan ng mga tanggapan at paaralan sa ilalim ng DepEd ang mga suliranin at kakulangan sa iba't ibang aspeto ng sistema sa pamahala at pagtuturo. Ang Continuous Improvement Team ng Division na binubuo ng mga supervisors sa Curriculum Implementation Division na sina Dr. Mercy Cariaga, Dr. Sandy Leon, Dr. Alexander Neri, Dr. Melody Sinda at Mr. Ever Samson
ay sumailalim sa Introductory Continuous Improvement Training noong ikapito hanggang ikalabing isa ng Disyembre sa Mataas na Kahoy, Batangas. Ang balita po ito ay hangit sa atin ni Deputy Ninja Bureau Member Emery Samson. Mula pa rin sa tanggapang pansamay, isinagawa nitong nakaraang Lunes, 4 ng Enero, ang kauna-unang Executive Committee Meeting o EZCOM sa Conference Hall ng tanggapang pansamay. Sa pangunguna ng tagapamanihalang pansamay ng mga paaralang Lusod na si Dr. Rod Arazon, inilatag niya sa kapulungan ang kabuuang budget ng DepEd Cabanatuan City para sa taong 2016. Sa halos 3.2 na milyong pisong budget na inilaan ng pamahalaan sa DepEd Cabanatuan, ilan lamang sa mga pangunahing pangangailangan ng sangay ang kayang tustusan, kaya't inihagi ni Superintendent Razon na maghahain siya ng proposal para sa karagdagang budget mula sa Special Education Fund o SEF na nanggagaling sa pamahalaang lungsod. Ayon pa sa tagapamanihala, hihimugin niya si Mayor Vergara na agarang bigyan ng aksyon ang kanyang proposal upang maponduhan ang iba pang programa at proyekto ng sangay. Sa kaugnay ng pangyayari, inihayag na rin ni Superintendent Razon sa naturong EZCOM ang promotion ni Dr. Norma Ison bilang Education Program Supervisor na kapalit ni Dr. Virginia Domingo at ni Dr. Consuelo Rivera bilang Public Schools District Supervisor na kapalit naman na nag-retire sa na taga-Masip Pansangay or Pampurok na si Ginang Edna Alvarez. At bilang pasasalamat ng dalawang na-promote na kawani ng tanggapang pansamay, naghanda sila ng isang pananghalian para sa lahat ng DepEd Cabanatuan City non-teaching personnel. Sa larangan naman ng palakasan, itinala ng SEPAC team ng Campino Elementary School ang kauna-unahang kampiyonato nito sa Division Meet na nagunsod sa pagkakasunggit ito sa tiket sa pagsabak sa Central Luzon Regional Athletic Association o Claraang Meet. Pinataob sa finals ng CTES, tryo na sina Mark Angelo Palakay at magkakapatid na Prince Joseph at Daryl Jetro Abreso ang Pamaldan Elementary School ng District 5, matapos sunod-sunod rin ng Campino Elementary School ang pagpakawala ng matitinding sipa sa huling set at ang kininang inaasam na kampiyonato. Bahagyang humina ang maratoring depensa ng Campino Elementary School sa second set dahilan upang magpatuloy sa designing set ang Kula Elementary School sa score na 15-12. Gustong umawi, hindi na nagtulog-tulugan ang Campino Elementary School at pinagbuti ang pag-receive ng bola na nagunsod sa pagpapaulan ng kukunan ng mga solidong toppings sa huling set at selyuhan ng duelo sa score na 15-10. Ayon sa grupo ng Campino Elementary School, napansin lang madalas silang nagkamali sa pag-receive kaya pinagbuti nila ang pag-receive sa services na binabato sa kanila at naging epektibo naman ang nilang kanilang ginawa. Nauna lang tinumba ng Campino Elementary School ang Pula Elementary School sa score na 2-0 sa semifinals ng Round Robin Series ng laban. Matatandang sinuko ng Campino Elementary School ang limang taong korona nito sa District Meet sa Cabu Elementary School noong nakaraang taon. Si Ginang Marita Amurao ang coach ng grupo. Ang ulat po ito ay sa atin ni DepEd Media Bureau Member Alan David Valdez ng Campino Elementary School. At iyan po ang mga nakalap na balita mula sa paligid-ligid ng tanggapang pansamay. Magbabalik po ang DepEd Hour para sa Tele.